Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa inyo, teachers. Ako nga pala si Teacher Jinwa, aka Jinwa TV, na kung saan sa araw na ito ang ating video ay tungkol sa mga documents na kailangan nyong ihanda para kayo ay makapag-apply sa Department of Education. Noong nakaraan ay labas ang Department of Education or mga divisions ng DepEd Memo na kung saan ay nangailangan nga po ng mga kaguruan. No, at sa memo na ito ay nakalagay kung ano-ano nga ba ang mga kailangan yung documents na ipapasa. No? At syempre, kung kayo po ay interesado, kayo po ay may balak na maging guro sa Department of Education, ay dapat alamin na po natin ngayon pa lang kung ano-ano nga ba yung mga dokumento na kailangan po nating ihanda. Nang sa ganon ay hindi po tayong nai-stress. No? Lalo na ngayon, mahirap pong lumabas. Mahirap pong magpa-schedule sa PRC dahil nga po sa panahon, sa sitwasyon na ating hinaharap ngayong pandemya. No? Unang-una, ngayon pa lang sinasabi ko, ang DepEd ranking ay isang labanan. Isang labanan siya. Hindi naman literal na labanan na awayan. No? I mean labanan na kung saan kailangan mong magprepara. No? Kung nais mo talagang makapasok sa Department of Education, makapagprepara ka na mga kailangan mo nga ihanda. Nang sa ganon ay hindi ka na-stress na hala, kulang ako ng ganito, kulang ako ng ganyan. No? At isa-isayin natin yan sa araw na ito. At ito nga po yun, isa-isayin lang muna natin bago natin na ipaliwanag isa-isa. Ano daw? Ayan, no? Sige, isa-isayin po natin. Number 1, CSE Form 212. Revised 2005 in 2 copies with latest ID picture. Number 2, certified photocopy of PRC professional identification card. Number 3, certified photocopy of ratings obtained in the professional board examination for teachers. Number 4, certified copy of transcript of records. Number 5, copies of service record or certificate of employment. Number 6, certificate of specialized training. Number 7, certified copy of voter's ID or any proof of residency. Then the last one is NBI clearance. No, ito po yung basic na lagi pong nasa memo na kailangan meron kayo niyan. No, sige, punta tayo sa pinakauna, which is the CSC Form 212, revised 2005 in 2 copies with the latest ID picture. So, ito po ay downloadable. Downloadable po siya. Nada-download po natin siya sa internet. So, you can search in Google CSC Form, no? 212 Revised 2005, lalabas po yung website, no? Ng Civil Service Commission. So, ida-download nyo lang po siya. And I know you are familiar with the making of resume, biodata. So, parang ganito rin po ito. Yun nga lang, ito po ay format, no? Para sa government institution. Ayan, ito po yung format na kailangan nyong fill upan. No? Madali lang po ito, da-download nyo lang po, fill upan nyo. Ayan, no? Next, certified photocopy of PRC professional identification card. So, disclaimer po, mga teachers, no, ma'am and sir, disclaimer po, ang ating documents na ipapasa ay laging nakalong, long bond paper po siya. Why? Because the first requirement, which is CSC Form 212 Revised 2005, is already long. Long na siya. So, yung mga susunod na document natin, alang ang short ang gagawin natin, di ba? So, dapat gawin po nating long. Ipapotocopy po natin sa long para formal po tignan. Ayan, no? So, yung dito po, yung PRC ID natin, ipapapotocopy lang po natin yan. Then, ipapa-certified photocopy po natin yan sa PRC. So, ito po yung itsura niyan. So, ayan po yung akin talaga naman. Nakikita po natin, ayan. Pinapotocopy ko po yung PRC ID ko at pina-certified true copy ko po yan sa PRC. Sa PRC po ay online appointment po ang kailangan natin. Ayan, para makapag-authenticate po tayo at makapag-certified true copy. Parehas lang po yun actually, no? Pa-authenticate or pa-certified true copy, magpapa-appointment po tayo mga kapatid. So, disclaimer! Ito na po yung disclaimer ko sa inyo mga kapatid para hindi po tayo paulit-ulit, no? Pag nagpa-photocopy po kayo ng inyong PRC ID, make sure po na kitang-kita po yung signature nyo sa likod.
Dito po sa photocopy na yan, binura ko lang po yung sign ko. Kasi syempre, di ba, privacy, ganyan. Pero dapat po, dito sa back part ng inyong ID, kitang-kita po yung inyong signature. Kasi kapag nakita po yan ng taga-PRC na hindi po masyadong kita ang ating signature, ipapaulit po yung photocopy sa inyo. So, another appointment na naman po yan. Another ano naman po yan, no? So, again, make sure po na ang ating signature sa PRC ID natin ay kitang-kita sa photocopy. Ayan, no? Next po. Certified photocopy of ratings obtained in the professional board examination for teachers. So, ito medyo natatawa ako kasi nga, wala ako nito dati. Kasi nung nag-oath-taking ako, mga kapatid, co-teachers, mom and sir, yung nag-oath-taking ako, ang nakuha ko lang talaga sa oath-taking ay literally my ID and the certificate that I already passed. No? The one na parang diploma, ayan, that I already passed the board exam. So, wala po akong certificate of rating, wala po akong ganyan. So, kumuha pa ako that time. So, imagine kung hindi ko kaagad ni-research kung ano nga ba yung mga kailangan kong kunin, ay mauhuli ako sa pasahan. No? So, disclaimer ko lang din, kung talagang interesado kayo, mga kapatid, i-ano na po natin, no? Kumpletuhin na po natin yung mga documents kasi ang, lalo na po ngayon, ang hirap po magpa-schedule sa PRC. No? So, kailangan meron po tayong allotted time para makompleto po natin yung mga documents. So, ito po yung itsura niyan. Ayan po. Ayan. So, binura ko na rin po yung aking mga basic information dyan. Makita niyo pang, ano, hindi mataas yung score natin dyan. Ayan. So, ang ipapasa po natin ay yung photocopy na po, na authenticated. So, ganito po yan, teachers, no? Kumuha kayo ng Certificate of Board Rating, ipa-CTC nyo, ipa-authenticate nyo, then ipa-photocopy nyo po. Yung photocopy po, yun lang po yung ipapasa natin sa eskwelahan na nais po natin magturo. Wala po tayong ipapasang original. Alright? Yung original lang po na pinasa ko dati ay yung mga may notaryo. Alright? So, ang original natin dyan ay yung number one requirement, yung CAC form, yung number one kanina. Original po yun kasi ipapanotaryo din po natin yan. No? Pero yung mga documents po, wala po tayong ipapasa na original, yung mga documents na galing sa PRC. Wala po tayong ipapasa na original. Lagi pong photocopy. No? Sumunod, certified copy of transcript of records. So, same with the TOR po natin. So, meron po tayong original TOR, ipa-photocopy po natin. Yung photocopy po, ipa-authenticate po natin, ipa-CTC copy po natin sa school na kung saan po tayo nag-graduate. So, sa case ko po ay sa University of Makati po ako graduate. So, ito po yung akin. No, pina-photocopy ko po yung aking TOR, then CTC ko po at yung CTC copy, pina-photocopy ko ulit, no? At yun po yung nilagay ko po sa folder. Again, wala po tayong ipapasa na document na galing PRC or galing sa school natin na original. Kahit sabihin natin CTC copy pa yan, photocopy lang po ang lagi po natin ipapasa at take note, long bond paper po. Ayan. No? So, kita niyo po yung may bilog, no? Dapat po makita po yan din sa photocopy na certified true copy po yung TOR natin. Ayan. Next, copies of service record or certificate of employment. Dito, ma'am and sir, madalas po dito nagkakaproblema yung mga kasama natin, no? Yung mga kaguruan natin. Kasi nga po, yung iba nag-a-apply na sa DepEd kahit sila ay employed pa. Employed pa sa private school, halimbawa, parehas po sa akin yun, no? Nung ako po ay nag-apply sa DepEd, ako po ay employed pa, no, sa private school. So, paano ko po ito nalagpasan, itong document na to? Unang-una, yung Certificate of Employment, to follow na lang po. Gagawa po tayo ng isang letter na kung saan, mamaya ipapaliwanag po natin, no? Na kung saan nakalagay po dun yung, nakalagay po doon yung date kung saan nag-start tayo doon sa school na yon at yung end of contract at may pirma po ng co-teacher natin. No, justification of non-availability of COE.
Regarding the copies of service record, ayan, kailangan po natin yan. Ano po ba yan? Yan po yung mga record ng ating performance sa eskwelahan na kung saan tayo po ay nagtatrabaho. For example, kayo po ay in-observe ng inyong coordinator sa school na kung saan kayo ay nagtuturo. Sa ngayon, ay meron po silang mga binibigay na feedback, no? Ipunin niyo po yan, no? Sa case ko po kasi sa aking eskwelahan na pinanggalingan, ay meron po talagang binibigay na parang faculty rating, no? First sem and second sem. So regarding naman po sa COE, yung pwede po nating ipalit dyan ay ito po, justification of non-availability of certificate of employment. Ito po ay letter na naka-address po sa Schools Division Superintendent ng division nyo. So dito po sa Pasay ay si Dr. Loretta Vittori Campo Seso. So sa kanya po naka-address at ito po ay sample letter. Nakalagay po dyan kung kailan po ako nag-start magtrabaho sa school kung saan ako po yung nagtuturo sa ngayon, private school, at hanggang kailan ang kontrata ko. Ayan. So nakalagay din po dyan na hindi po ma-avoid, no? Unavoidable circumstances po yung ganito na kung saan nga kasi nga po ako po yung magre-resign pa lang at i-end ko na lang po yung contract ko. So, hindi pa siya available. So, to follow na lang po siya. So, kailangan po natin ipanotaryo ito. No? At ipapirma po sa ating co-teachers. Ayan. At yung nakalagay po yung pangalan niya, yung designation niya sa school, ano po yung contact number niya. Ayan. Sumunod, Certificates of Specialized Training. So, dito po tayo nagkakatalo. Dito po tayo nagkakatalo. Dito po talaga. No? Kasi, paano po yung mga walang specialized training? Sayang naman yung points. No? Siguro po yung pinakamataas na, actually, hindi siguro. No? Sure na po ito. Ang pinakamataas na pwede natin makuha sa Certificate of Specialized Training ay 10 points. Ayan po. No? Ano po yung nakaka-10 points dito? Ito po yun, yung NC2. Ayan, NC2 certificate. So marami rin nagtatanong, ano po yung gagawin ko kung wala akong NC2? Diba? Ano po yung gagawin ko kung wala po akong NC2? Okay, okay, kumalma ka. Wala rin akong NC2. Ayan na, wala rin po akong NC2. Wala rin po akong NC2 nung ako po yung nag-apply, ayan, sa DepEd. Ang meron lang po ako ay 10 days seminar of computer literacy. No, kasi that time, nagpasa po kasi ako ng aking documents February. December lang ako nag-start mag-prepare ng aking mga documents. So naghanap na agad ako ng 10 days seminar kasi yun daw po yung accounted as 10 points. No, lalo na kung madidemo mo siya. All right, sa pagkuha naman po ng NC2, wala namang masama. Ang hirap nga po kunin yan, kaya proud ako sa mga teachers na meron yan. No, kasi buwan talaga ang bibilangin, no, bago natin makuha ito. Kapag kayo po ay elementary teacher, eh kahit ano pong NC2, okay lang. Kasi you can teach any subject or any subject po, pwede kayo. Pero pag kayo ay secondary teacher, kailangan po align po sa ating major. Pero if I were you, I would take computer literacy. Kasi yun po yung pinakakailangan ng mga teacher. Like me, AP major ako, pero ang aking seminar na kinuha na 10-day seminar ay computer literacy, no? 5 points po sa certificate, 5 points na ma-demo natin, no? Ayan. Next po. Ayan, next na po tayo. Certified copy of voter's ID or any proof of residency. Alright. So ako po, wala pa po akong voter's ID. Ang nilagay ko po dyan ay voter certificate. Alright, tapos barangay certificate. Then, NBA clearance. Alam na alam nyo naman na po yan. No? Ayan. No? Sige. So, ito po, Omnibus Certification of Authenticity and Veracity of Documents. Ito po ay downloadable din sa DepEd Tambayan. Kailangan nyo din po ito. No? Sa kaso ko po kasi, hindi na po ako gumawa ng table of content. Ito na po yung nagsilbing table of contents ko. Ito po yung madadownload natin sa DepEd Tambayan. I-Google search din po natin yan. Omnibus Certification of Authenticity and Veracity of Documents. No, may ilang division po kasi, meron na pong ganyan agad. No, meron na pong naka-attach sa memo na meron na yan. So, ang gagawin nyo, i-print nyo na lang po yun at ilagay po natin, no, sa ating folder. May mga nagtatanong din, anong kulay ng folder? Basically, white folder lang po. Unless
may naka-indicate po sa memo kung anong kulay ang inyong ilalagay. No? Meron po kasi mga ganong division na kung saan yung elementary, ganitong folder, high school, ganitong folder. Pero kung wala, basahin po natin yung memo. No? Kung wala naman po, ay white folder po. So, white folder, sa white folder po natin ilagay. No? Ayan. So, kung wala na po tayong tanong, talaga naman, no? Ay, maraming salamat po sa inyong pag-antabay, no, sa aking YouTube channel. Ayan. Malaking tulong po kung kayo po ay magla-like. Please don't forget to leave a like and subscribe to my channel. And please click the notification bell para wala po kayo ma-miss na tutorial. Ayan, no? At sa mga matagal na po dito, ayan, at sa mga bago, yung mga possible question, meron din po ako niyan. No? Ano yung nangyari mismo last year sa ranking, meron din po ako niyan. Ayan. So again, teachers, this will be Ginoa TV or Teacher Ginoa. Thank you so much for dropping by to my channel at ingat po kayo palagi.